21 declares and says, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy, it endures forever. Come on. Unang-una po, gusto ko sa mga salamat sa Panginoon. Joy is great sa buhay ko. Kasi sobrang dagila niya. Nung mga nalaki ko po, sana po ang bago ito. Kaso dahil po nagtotoo ko dahil yung blessings niya. Kaya ngayon lang po na magpatotoo. At kapapad ko po yung tungkol sa akin na alam naman. Yung tungkol po sa pag-uubod. Saka yung claim sa akin na yung dali magtulas. Then, dahil bis na po ang pagsika. Nalera ko nga po po dahil sa malik masakit na yung likod. Saka masakit sa akin na ito na ako trabaho. I think may nagpapasalamat ako sa Lord kasi sa mga check-up ng doktor, wala naman sila makita ano mga karamdaman. Papasalamat ako kay God kasi hindi siya nagbabago sa akin. Siya pa rin aking tagapagligtas, magkagamot, mula sa aking pagkabata. Inumuri ko siya, pinapasalamatan. At ganun din sa katagumpayan sa aming kanabuhay, sa aming negosyo. Inumuri ko siya, pinapasalamatan din sa aming kanilya. Nag-uuma po yung pag-aalaman sa puso ko. Sa testimony po ni Sister Dennis, totoo po lahat yun. Pero may gusto lang po akong i-share na pansarili kong naranasan doon. Hindi po exempted ang katulad ko na kung minsan dumarating po yung pagbango ng old self. Isa po sa ugali ko na ayaw na ayaw po na maagrabyado ang mga taga-Batangas. Isa po yun sa ugali ko talaga. Mga mayang people man, pumupunta po ako sa opisyal, mga opisyales, at ibigay niyo voice out po kung ano yung aking nararamdaman ko, ano po yung nakikita ko. Ayaw po dahil nasa katwiran lang tayo. Nung dumating po kami doon, ayun po sinasabi nilang gano'n, ay hindi po nangyari sa lalaki namin ate. Ay walo po kami sa isang kwarto. Ay limang kama lang binigay sa amin. Ay kami naman pinagbayad ng busay. O ay sabi din ako bumabango ng aking laman. Pero sa pumbagay, pag tayo po ay nagpasakop sa nanamimilulo, yun po ang natutunan ko. Kahit po ako ay pastor's wife, nare-respeto po ang mga officials ng ladies. Pag ladies po, ako po ay member ng ladies. Pinabayaan ko po si Sister Ida at po si Sister Dela sa makapag-usap. Dahil pag ako ho, ay ito talaga ho ako agad ay diretso, hinayaan ko po sila. Sa narinig ko kung mga katwiran nila, ay pag-usapan din ako na bangon talaga ang aking laman. Pero itong po sa mga katwiran ko, sige lang, okay lang. Dahil ayaw ko pong ipahahalata sa kanila at baka po masira. Lalo silang mahinaan ng loob. So dumating po, lalo na po akong naiiyak mo, noong pinagtuturoanan, sabihin mo doon, ay pumunta ka doon, kasi sila mga leader, ay dapat talaga po ako i-pray, unang pray. Dumating pa po ang kainan, 200 daw po yung permit, ay mas marami pa po yung aming ipinakakain sa young people na 50 pesos per meal. Ay 200 daw po sa gusto po ako yung pigilan. Dahil ako naman hindi makikipaglaban sa iba voice out ko lang. So di ganun po. Alam ko po ay kalmado si Dennis at saka po si Ida. So dumating po ang ipinagpipray ko po talaga ang sarili ko dahil na napakaganda. Dumating po kami ng gulat na gulat sila. Hindi naman po sa pagmamalaki, to God be the glory. Talaga sila may tuwan-tuwa sa atin dahil lahat po kami nakagreen kung paano po na-bless yung iba sa mga young people, ganun din po sa mga kababaihan. Pero kami po ay nagpapakumbaba. Pero kita mo po sa kanila sa ating salamat sa Panginoon. Pagkatingin po ay nung gabi na po, nagpe-pray din ako. Hindi ko mapigil.
sabi ko talaga, aray, sasabihin ko, wala namang problema, lalo na po nung sinabi po sa akin ni Choy na kahit na hindi daw po yun malamig, pahingi lang ng electric fan. Yan sabi ko, wala daw electric fan maibigay. Magtanong daw po doon, Buti na lang po si Choy, talagang hindi na, sabi niya, at i-grace kayo, sabi niya, sige na, pagpapaligyan natin yan sa mga blessing na ibigay sa atin. O, di ganun po. Pero buo sa isip ko, nakakausapin ko po yung mga naroroon. Hindi naman po ako magre-reklam, kundi sasabihin ko lang yung part namin. Para sa susunod, kawag naman ganun ang gawin nila. Ayun na po, no, ako po'y umuwi. Muna po ako sa mga kababaihan. Pagpasok ko po sa kwarto, natapakan ko po yung sukulay. Yung sukulay, at ako po'y na out of balance. Para po ako nag-skating. Hindi ko alam kung ano talaga kung nagpaganyan-ganyan. Ay hindi, ay alam kong masama ang bagsak. Pero naman yung 96 kilos ang babagsak. Ay sinadya ko na po na ako po'y dumain. Nag-dive po ako sa kwarto. Para po ang bumagsak ay ang dalawa kong tugot. Dahil sobra ko talaga. Masama ko ang pakiramdam ko pag ako'y simula na ng aking pagkapilay. Hindi na ako makakabangon. Tapos, tinumba ko na po yung aking kamay. Buti na lang po yung kama ay magkakatabi nga. Yung foam, nakaalisan kayo, so hindi ako nang lumagsak sa tabi ng kama, ng head, para pinaka-headboard ng kama. Ako po yung umubaw sa akin, huwag akong gagalawin. Huwag ako lang. Pero nung po ako'y nakatungo, ako po yung humingi ng tawad sa pano, sabi ko, pag magpatawarin mo ako sa mga kasalanan ko, o ako magpinaging mataas, o ako magpinaging patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon, at huwag mo po akong bibigyan ng sala sa katawan ko. So, sabi ko, akong babangon. Hindi ko akong bumangon. Wala akong nakaibig sa mga yan. Dahil si Brother Jacob po ay natutulog. Akala daw niya bumagsak yung pader. Yung bagsak ko niya, sabi niya, akala ko bumagsak ang pader. Ay, di tapos yung sabi ko, huwag akong gagalawin, huwag akong tutulungan. Ako po ay nakabangon sa tulong ng Panginoon. At ako po'y walang kaibig-ibig doon sa tabi. At ako talaga po nahingi ng tag Panginoon. Naisip ko po ang lahat ng blessing ng Panginoon sa mga kababaihan. Na sa kaunting kayo, kaya sabi ko, kalabakasan, ay, isang gabi lang naman tayo. At ay, ito pa agad ng blessing. At ito, naging iba na po ang pananaw ko. Kasi po, naging ganun po ang akin. Salamat ako po ganun. Salamat po sa mga narinig natin katuruan na pag may nangyayari ng hindi maganda, una po natin gagawin go back to repentance. Ihingi po natin ang tawad ng ating sarili. Baka tayo po ay pinaalalahan kung may nagagawa po tayo medyo hindi maganda. Dahil sa maraming blessing, ipagpapalit natin sa kaunting hindi komportable, ay masasaya din naman yung mga kasama. Isa pa rin pong bagay na nais ko iparating sa inyo, napakaganda po yung tayo po nagpapasakop sa namiminuno sa atin. Dati ka po, kaya ko naman pumunta doon. Pero gusto ko pong tingnan muna kung ano po yung magiging gawa niya ng president namin. At alam ko naman po pag may kailangan sila na hindi po na advice. Pwede po akong mag-suggest, pero hindi po ito pwede ni-insist. Salamat po sa mga gayong bagay na nakita ko po doon. At sabi nga ng Panginoon, in every situation, meron pong itinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi po ako naamig nung gabi. Lahat pong bigat ko ay lahat yung bumalik lahat sa likod ko. Sobrang sakit. Yun mo nag-bounce back sa likod ko. Tapos ang buo ko, hindi ko may galaw. Tumapa ako. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang magpapagaling sa akin. Alam ko po na kung hindi, sabi ko, Panginoon, gagamitin mo ang akin, ang instrument ko, ang gamit na ito, yung prayer fever. Minum po ako kahapon, tapos po nung gabi. Pero nung pag-pipawin nung araw ko, hindi na po ako minum. At inobserbahan ko po kagabi, sabi po nila, pa-MRI, dahil written na po yung aking mga buto. Sabi ko, hindi, magagalingin ako ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, kanina po umaga, gumising po ako, wala na po sakit sa aking likod. Kaya lang po, nakakakit mga kalamunan, ay lalo po ang sakit. Ako po'y naniniwala na yun po'y isang palaanan ng Panginoon na dapat ay kalma lang, hindi ko kayo pababayaan. Kung minsan may mga bagay na akala natin tama sa atin, pero sabi nga ay magandang prangka. Pero meron ka prangkahan na kung minsan hindi mo dapat
agad sasabihin. Marami pong bagay, mga kapatid, eh, tinuro sa akin personally ang mga bagay na yon. Talaga po, there's power in silence. Huwag po tayo agad maging pabigla-bigla sa mga bagay. Tayo po muna yung umupo, tayo po ay manalangin, ikonsulta natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. At isa pong meron po din kami na nakuhang trophy, aside po doon sa mga number 2 po tayo sa handful of prize. Madami po mga prizes. May trophy po kami uwi. Si Sister Tess po, nakareceive na po siya ng Holy. At salamat po sa tagumpay ng Panginoon. Sa puso namin, naroon pa rin ang kasiyahan. To God be the glory. Ngayon isang araw, wala na po talaga. Pero napakataas po. At si Alona po, kaya umuwi po, ay magpapagamot din po siya. Sa kaloob po ng Panginoon ay kaunti na lang. Alam po ang Panginoon ay isang magpapagaling sa kanya. Pero po yung aming tagumpay po sa ladies, kami po ay natutuwa. At dahil po yung aming kwarto, siya pinakamalamig. At yung mga akin, nagdiregla mo. Sabi ko nga kay Lord, Lord, sabihin mo sa iba mga ladies, huwag magreklamo. Kaya sinusin. Sila nga po ay bumili ng ano? Ng electric pump. Sabi ko yun po, may electric pump to? Bakit kayo? Wala. Sabi nga isa, abay, binili yun. Pero kami po ay malamig po. At kami po ay niteri, ay magkaabay. Sa kaloob mo pa ng Panginoon. Ako po ay hindi nahiga doon po sa malambog. Pero ako po ay hindi, ako po ay nakahiga. At yung likod ko po ay hindi sumakit. Dahil po pagka nasa amin, ako po ay nasakit yung likod ko. Sa aming tagumpay po, Panginoon, ang Panginoon po ay tagumpay na lahat. Kaya po yung mga ladies na lahat. At sa akin pong isang taon, atin pong pag-uulan po, Panginoon, sa akin pong buhay. Dahil po ako eh, ang akin pong hinihiling ulit ay makasama po tayong lahat. Dahil po may karamdaman, inakalaman po eh, ako po eh inaakay, pero ako po eh hindi nagpapaakay. Sa akin panliligo po, hindi po ako naligo nung umaga. Dahil alam po ng Panginoon na ako po ay mapanguna. Salamat po sa aming pong pastor at kay Sister Grace, sa aming pong lahat na ladies at aming pong pinasa naman na ng aming president. Kami po ay maraming stop over. At sabi ko nga po, ako po ay Hong Kong, Bangkok, yan. Salamat po sa Panginoon at kami po ay nakarating ng mga lahat na maganda po ang aming sasakyan.